Magandang umaga. Para sa araw na ito, ang ating babasahing talata ay hango mula sa Joel chapter 2 verses 12 and 13. Let me read. Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart and with fasting, weeping and mourning, and rend your heart and not your garments. Now return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness and relenting to evil. May the Lord bless the reading of His Word. Ano po makikita natin sa mga binasa po nating talata? Makikita po natin dito po na ang Panginoon ay nagbibigay po siya ng paanyaya. Kasi kung titingnan po natin mula sa pangalawang bahagi po ng verse 11, ang sabi po rito, for strong is he who carries out his word, the day of the Lord is indeed great and very awesome. Ito po yung araw po ng paghukom. Ito po yung araw na kung saan po ay ang lahat po sa atin na nabuhay sa lupa ay haharap po sa ating Panginoon at kinakailangan po nating i-account kung ano po ang ginawa po natin sa buhay na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Kaya dito po sa verse 12, malinaw na malinaw, ang sabi po niya, kailangan nating bumalik sa ating Panginoon with all our hearts. No, tingnan po natin sa Deuteronomy 4 verse 29 kung ano po ang nasa saad. Ang sabi po dito, but from there you will seek the Lord your God and you will find Him if you search Him with all your heart and with all your soul. Ibig sabihin po nun, kailangan po nating saliksikin po ang ating Panginoon, kailangan po nating hanapin po ang kanyang muka, at ang paghanap po sa ating Panginoon, kinakailangan po nagmumula sa ating puso na tunay nga po na naghahangad sa kanya, tunay nga po naghahanap ng presensya ng ating Panginoon upang sa gayon ay makatagpo po natin po siya. Sa sumunod po na talata, makikita po natin dito po ang sinabi po niya, and rend your heart and not your garments. Kasi nung unang panahon, nung kapanahon na ni Joel, ay kung kinakailangan mo magsisi, kailangan po ipakita mo yung pagsisisi sa pamamagitan po na punit po na yung pananamit. Kailangan po magkakaroon ka po yung pagmumukha mo po ay kinakailangan po, ikaw ay malungkot. Dito po nilino ng Panginoon, sabi po niya, rend your heart, not your garments. Ibig sabihin po, yung puso mo po ay kailangan po yung ilang pong basagin ito sa harapan po ng ating Panginoon. And sabi nga po, dinugtungan po niya, sapagkat ang ating Panginoon ay punong-puno po siya ng grasya, punong-puno siya ng malasakit, he is slow to anger, and abounding in loving kindness. Punong-puno po siya ng pag-ibig na hindi po mapapantayan ng anumang bagay sa ating mundo, sa ating kapaligiran. Kaya nga po, yun po yung kanya pong naisin para sa bawat isa sa atin. Ang kanya pong desire na tayo po lumapit po sa kanya. Ngunit tingnan po natin mga kaibigan, sa totoong buhay lang po, sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala. Tayo po lumayo doon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi naman po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Doon po tiyak tayong pupunta. Bakit po? Sapagkat tayo po inawalay sa ating Panginoon. Subalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat kung titingnan po natin sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po yung pangako po ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, napapanahon na tayo makinig sa ating Panginoon. Tayo ay sumuko sa Kanya. Kung ano man ang mga bagay na hadlang sa ating paglapit sa Panginoon, kailangan po natin itong isurrender sa ating Panginoon at hayaan po na pumasok ang Panginoong Hesus sa ating puso, sa ating buhay, at Siya po yung maghahari. Sapagkat wala na po tayong ibang option. The only option that we've got is to come back to Jesus, to come back to God, upang sa gayon ay tunay nga ayusin niya ang ating puso, ayusin niya ating buhay, at tayo ay lalakad ayon sa kanyang kalooban. Mahirap po ito mga kaibigan, subalit wala pong imposible sa Panginoon. Ang sabi po niya, come unto me all who are heavily laden, and I will give you rest. Ang Panginoong Hesus lamang po ang magpabibigay sa atin ng tunay nga po nakapayapaan, tunay nga po nakapahingahan, tunay nga po nakatiyak
kahalakan ng buhay na walang hanggan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung ito ang naisin ng iyong puso sa ngayon, nais mong isurrender ang buhay sa Panginoon, maaari mo itong gawin sa pamamagitan po ng isang panalangin. At ang panalangin ito, akuin mo na panalangin mo sa Panginoon at sinusuko mo ang iyong puso, ang iyong buhay sa Kanya. Tayo'y manalangin sa pagkakataong ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong palaala sa araw na ito. Maraming salamat sapagkat muli mong ipinakita ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Ama. Binubuksan ko aking puso at tinatanggap si Jesucristo bilang aking Panginoon at Manliligtas. Salamat po na marami. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Manatili tayong nananalangin sa presensya ng ating Panginoon. Pray for those who just accepted Jesus as Lord and Savior, O God. Lord, kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso, Panginoon Amang Banal, at hayaan yung Banal Spirito ang siyang manguna, mangusap, Panginoon Ama, at palalimin, Panginoon, ang pagnanasang mas makilala po kayo ng lubusan. Maraming salamat, Lord God. Lord, for the rest of us, O God, na matagal na pong mananampalataya, at para sa iba po sa amin po na tila nang hina na po sa amin pong lakarin sa inyo, Panginoon. Panginoon Ama, hiniling po namin, ibalik niyo po ang unang pag-ibig. Hayaan niyo po Amang Banal na tunay nga po na saliksikin po namin kayo mula sa aming puso, Panginoon, ng aming pong kaluluwa, Amang Banal, ng aming pong kaisipan, sapagkat alam namin, Panginoon, sa iyo lamang po kami makakaranas po ng kapayapaan, sa iyo lamang po kami makakaranas po ng katiyakan, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan. I pray for those who are watching right now, Lord God, na may kanya-kanya po mga pangailangan. Lord, I pray for blessings, O God. I pray, Lord, that you will be the one to meet every need, O God. Sa mga iba sa amin, Amang Banal, na nangailangan po ng iyo pong gabay, Panginoon, ng iyo pong direksyon, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pangunahan niyo po sila, Amang Banal, at hayaan niyo po ang iyong salita, ang siya pong mamutawi sa puso ng bawat isa, Panginoon Ama, at panghawakan po, Panginoon, ay iyong pangako. Maraming salamat. Patuloy po kami umaasa na iyong pagkilos po sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po na marami at ang lahat po ng papuri, ng pagsamba ay binabalik namin sa inyo. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.